balik-kusina na naman kami ni Cousin Patty matapos ang napakasarap na food trip namin sa Hanoi, Vietnam. At huwag kayong mag-alala, may pasalubong kaming masasarap na recipes para sa inyo. Kasama sa welcoming committee namin ng umaga ay aking partner sa pasarapan ng chikahan at kainan. Ano sa palagay nyo ang masasabi ni Ali Soto sa ating Vietnamese recipes ngayong araw? Malalaman natin yan dito sa Lutong Daza! Sabi nga nila, food makes the world go round. And laughter is the best medicine. Kaya dito sa Lutong Daza, every time, all the time, good times. Dagdagan pa natin ang mga game na celebrity guests. Siyempre, mga recipes na masarap, madaling sundan, and of course, pasok sa budget. Saan ka pa? Lutong Daza! Good morning, morning Sandy! Good How morning. Are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine, thank you too. I'm so excited for this Very morning's excited. Episode. Alam mo, we were, nasa Hanoi pa tayo, excited na ako mag-share. Oo, kaya nga, ang sarap ng kain natin doon. Alam mo, yung Hanoi, dati na nakapunta na ako doon eh, hindi ako masyadong, parang nga pwede na. But ito, talagang one of my best trips in my entire life. Yes. Because of the weather. Yes. At saka yung pagkain. Ang sarap. Tapos pag cool weather, ang sarap kumain. Kasi diba? Yung pha. Yung pha, mainit. Yung mga noodles, yung mga lumpia. Correct. At saka mura. Mura. At sa, alam mo sa akin kasi, Patty, laro ito eh. Sa akin yung nakakahanap pa ng mura na masarap, parang ka nakahanap ng ginto eh. Para sa akin, parang nag-treasure hunting tayo, yes, di ba? Exactly. Tapos, perfect. Ang sarap ng mga kinain natin dahil, although medyo naririnig-rinig na natin, natikman natin yung mga authentic na Vietnamese food. Alam mo, ginawa natin, dinuplicate natin dito. Dinuplicate, oh. Susubukan natin, yes, gayahin yung mga natikman natin doon. Pero bago yun, Sandy, gusto natin magpasalamat sa Cebu Pacific. Dahil talaga, yes, sila ang nagdala sa amin sa Hanoi. Sa uulitin ha, Cebu Pacific. Okay, o sige, ano yung unang dish na lulutuin natin, Sandy? Ang lulutuin natin ngayon is ang dish, ang tawag dito, nem. Nem. Crispy Vietnamese fried spring roll. Naalala ko to. Di ba? Nag-cooking class pa tayo sa Hanoi. Oh, tapos tinuro nga sa atin. Oo, authentic na authentic. Di ba? Dami na natin nakukain na spring rolls. Pero may nalaman tayong trick doon na hindi natin akalain. Ano? Yung binabad nila sa konting soy sauce yung tubig para nagiging brown yung rice wrapper. Correct. Nagulat ako doon eh. Yung nilalagay ng konting caramel actually nilalagay nila. With water. With water, oo. Para maging golden brown yung pagprito. Correct. Pero alam mo, ginagawa natin dito sa Lutong Daza, nagibigay kami ng suggestion para maka-adjust tayo. Para you don't have to get an imported ingredient. So we think that the toyo will work. 100%. Diba? Just 100%. Dilute it in a little water just to give you the color na brown. Lang. Okay. Now, umpisa na natin. Sige. Okay. Itong ingredients para sa ating Vietnamese fried spring rolls or nem. What's in a nem? Meron tayong giniling na baboy, tenga ng daga at shiitake mushrooms, toge, singkamas, pulang sibuyas, carrots, spring onions, sotanghon, itlog, patis, paminta, Vietnamese rice paper wrapper, at mantika. Pagkatapos, gagawa rin tayo ng malasang dipping sauce mula sa patis, asukal, tubig, calabansi juice, bawang at konting siling labuyo. Simulan na natin to. Ground pork, okay? Alam mo, lagi kong binimension ito. Lagi niyong ihanda yung ingredients na nakasukat na. Okay? Para mabilis. Halo-halo na lang kayo. Pahingan ng daga. Ito, binabad ito sa tubig. Tubig. Tapos chop-chop. Yan. Yan. Tapos carrots. Naalala mo nung ano, tinuro sa atin tong Vietnamese na fried spring rolls, na malengke pa tayo. Oh. Kung pinanood nyo yung episode namin ng Lutong Daza Goes to Hanoi, makikita mo kami ni Sandy na mamalengke. At saka yung palengke nila, hindi yung palengke na parang dito sa Pilipinas na marami. Sa kanila parang talipapa lang yung dinaanan natin. Hindi lang yun. Sa sobrang sarap ng ingredients nila, kasi binibili namin yung mga lulutuin namin sa demo, di ba? Yung pag-aaralan namin. Kung ano rin na nabili namin para sa sarili namin. Toge. Toge. Okay, ayan. Singkamas yung isa. Singkamas. Tapos, para may crunch. Oh, mushrooms. Another kind of mushroom. Ibang klaseng mushroom naman ito. Tapos, spring onion. Okay. Okay. Tapos ito,
yung sotanghon. Itong sotanghon na ito, pagkukuluan mo o sa mainit na tubig, pag malambot na siya, gugupit-gupitin mo. Yeah. Okay? Halo-halo. For texture. Yeah, so, two kinds of mushroom. Wood ear, yung tenga ng daga, tsaka yung isa, shiitake. Shiitake. Diba? Na nabibili mo lang yan sa lata. At tsaka mura lang. So, anyway, pepper. Meron tayong patis. Mm-hmm. Okay. Ngayon, itong patis, kung palagay ninyo kulang, dagdagan ninyo, kung paano nyo malalaman? Oh, paano? Pagka nahalo ko na ito, kukuha ko ng maliit na portion, ipiprito ko yan sa non-stick pan, na-stickman mo. Kumbitin yung lasa. Then, ilagay mo yung patis. Dagdagan mo, no? Yung timpla. Kaya ako na-excite dito kasi hindi marami. Lahat ng ingredients ng Vietnam, meron tayo. Meron tayo, So, local patis, pwede na yan. Yes. Diba? Why not? I-share ko sa inyo, ha? Nung nagpunta kami ng palengke, si Sandy, alam mo, pinakyaw niya. Ano? 6 na bote ng patis. Grabe, grabe. Ang dami, yan ang kinain. Talaga, hinakot niya lahat talaga ng patis. Hindi, alam mo, iba kasi yung patis. Hindi masyado maalat. Tsaka, basta iba yung patis nila, di ba? Because I think it's not too maalat, eh. Like ako, pag gumagawa ko ng dipping sauce na may patis, linalagyan ko ng konting tubig at saka konting asukal para hindi overpowering yung alat. Okay, now, importante rito, haluin mo ng mabuting ito. O, ready na ang mix na ito, magbabalot na tayo. Balikan natin, ha? Etong papel na ito, iba-ibang pagpambalambot niyan. Yung iba binababad sa tubig. Yes. Yung natutunan ko sa isang culinary school, sa Blue Elephant yata sa Thailand naman, binababad mo yung kamay mo, tapos papahid mo lang siya. Tapos mag-antay ka. Yes. Well, anyway, ito yung tubig. Okay. Lagyan mo ng konting-konting toyo, pangkulay lang. No? Now, gagawin natin, malinis ang kamay. Yes. Yan, di ba? Parang I remember nga dun sa Hanoi, yung tinuro sa atin. Uh-oh. Parang ganito, kasyalo lang na plato, linagyan niya ng konting tubig, tapos ginanun lang, tapos linif na. O ikaw, kinakamay mo lang. Kinakamay mo lang. Ayan. Give it time na parang lumambot siya ng konti. Ako, na-imagine ko, kasi kung nilagyan din natin ng toyo pat, magkakalasa rin yung balat. Diba? May konting alat. Okay, ito. Bukan natin. Ano lang eh. Yan. Ano bang gusto mo sa lumpia mo? Thin and long or short and fat? Ako, short and fat. Short and fat ang gusto mo. Tsaka kailangan equal yung ano niya. Equal, oo. Ito nga, yung ginagawa ng iba, binabalot pa nga ito sa ano eh. Sa, tag nito, sa lettuce. Tapos nilalagyan ng mint leaves, di ba? Di ba rin matis? Gusto mo yung gusto rin mo. Kaya ako nga tinatanong sa iyo kung anong style mo sa lumpia. Yun, tingnan mo naman, ang pangit. Alam mo ito, practice ito. Practice. Balot pa natin yung iba, ha? Balikan natin. Okay, ayan na, Sandy. Oh. Ready tingnan na mo. Ito na yung ating Vietnamese spring rolls. Pat, may dito ka. Ako magpiprito. Tapos ikaw gumawa ng sauce. Para makita natin na napakadali gawin ng sauce. Sige. Okay. At saka lahat nga, sabi mo nga, na-portion na ito. So, ano lang tayo, buhos ng buhos ng buhos. Yes. So, habang piniprito mo yan, ito na yung dipping sauce natin. So, may konting tubig, patis, yes, asukal. Alam mo, iba-iba kasi, meron malalaking lumpia, meron maliit. Para sa akin kasi, ang lakas nung lasa nung lumpia, so tama yung maliit. Para sa akin. Oo, mas gusto mo yung maliit. Yes. Okay. So, ito, bawang. Yes. Lemon juice. Tapos or calamansi. Ang indicator naman nito na pwede na yung sauce, pag natunaw na yung asukal. Asukal, oo. At siling labuyog. Ako, para may anghang, naglalaban ang anghang at ang tamis. Mix-mix natin to. Okay, balikan natin to pag naluto na natin, ha? Okay, ayan na, Sandy. Brown na siya. Ano ba, Pat? I don't know if you remember. Prinito ng dalawang beses. I know. I remember. Sabi niya, para extra crispy, i-double fry. Pero kailangan mo munang i-cool down ng konti. Pinahangin natin ng konti. We'll let it cool a bit para i-double fry. Pinainit natin yung mantika. Tapos prito natin ulit. Prito natin. Para extra crispy. Gusto natin. Malutong na malutong. Yes. Ayun. Yeah. Yung una kasi, para maluto. Yung pangalawa, para malutong na. Malutong. Di ba kanina, medyo matagal, no? Mga 10 minutes, 15 minutes. Kasi pagluluto yun, ilulutuin. Yes. Ito ngayon, ikikrispy lang. Sandali lang to, wala pang mga 5 minutes. Wala pang 5 minutes. Okay, i-plate na natin. Trust me, talagang sulit na sulit ang effort nyo sa pagpiprito ng dalawang beses. Dahil ang resulta ay ang pinaka-crispy na fried spring rolls.
Tada! Yan! Wow! Ito na yung ating Vietnamese spring rolls. Correct. Or NEM. Actually, ito, Papi, kailangan maingat na maingat ka kasi pagka naluto mo na ito, malutong na malutong, may tendensing ibabad mo agad sa sauce tapos kainin mo. Ang init! So, ang ganda ng idea, sinaslice mo na. Pahingahin mo muna. Correct. Diba? Tingnan mo, ang ganda-ganda ng kulay. Spring na spring. Very, may very green, nice. Orange, yeah. And white. Saka iba-ibang textures. Yung mga yes. May crunch nung singkamas. Singkamas, yung tamis ng carrots. Tahinga ng daga, di ba? Lahat. Tapos yung sauce niya, ang ganda kasi kalabit lang ng anghang. Anghang, correct. Okay, so ito na. Pero, hindi pa natin ito matitikman, Sandy, kasi sa pagbalik natin ng Lutong Daza, i-call in na natin ang ating special guest. Ito, I'm excited for her. Yeah. Bibigay ko lang ng teaser, ha? May pakonting ano ako, patest. Yeah. Kung kayo'y nanonood ng Net25, ito ang partner ko araw-araw. Yes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 10 umaga. Correct. Napakatahimik po ng mga oras na yan. Kaya abangan nyo kung sino kasama ko. Sa pagbabalik ng Lutong Daza. Your side! Sorry, late ako ah. Alam mo naman, ikaw lang iniintay namin eh. Hindi kasi ako nagigising sa alarm, hindi niyo ako tinatawagan. Ilang beses nang tinawagan, ring na lang rin yung telepono mo, hindi naman sumasagot. Tawag ba yun? Ano ka alarm? Parang mananalo yung tingin na to ah. Ay, naulog! Ka-DO. Ako po si Julia Clarete. Nag-relax kayo. Ayaw ko nga, basta ko ngayon. Mag-relax na si Shay. Tingnan mo. Can you massage me? Hindi kami nagpapatambay dito para lang magpa-aircon. At iimbitahan ko kayong manood sa Sabado, alas 8 ng gabi dahil ako naman, ang Mang BBO. Oh no, it's Biro only. Oh no! It's Biro only! Sa Net25! Sa Net25! We're back, Sandy! Ito na yung ating second dish. Pero bago tayo magluto, tatawagin natin yung special guest natin ngayon. Excited ako. Alam mo kung bakit? Kapitbahay ko to. Kapitbahay mo yan. Ako, kapitbahay ko siya tuwing umaga. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Kawawa naman siya o ako? Siya. Ikaw talaga? Ano nga? Guest natin, sabihin ko, siya. O ikaw. Di ba? Ako naman talaga. Ayan na, naririnig ko na yung tawa niya. Kung kayo po ay nanonood tuwing umaga ng ASPN, walang iba kung hindi ang aking seatmate at partner sa umaga, Miss Ali Soto in the house! O, di ba? Neighbor ko siya sa LGV. Ako neighbor ko siya. Seatmate, araw-araw. Monday to Friday. Sandy Dasoy is the person and my neighbor. O, yan. Para Sesame Street na. Oo. Alam mo naman, Papi, Lunes hanggang Biyernes, tayo na magkasama. Sabado tayo pa rin. Bukas tayo pa rin. Hindi, magbe-break na tayo pang linggo. Time out. Pero ngayon, sasamahan mo kami. Si Ali, Sandy, kung hindi mo matatanong, mahilig magluto yan. Yeah, I'm katampangan. Hindi lang siya mahilig magluto. Mahilig kumain. Plantita pa. Hindi, alam mo, ang mahilig magluto, automatic yan, kailangan mahilig kumain. Oo nga. Diba? Definitely. Oo, sayang naman yung niluluto mo kung hindi ka kakain. Saka yung nanay ko, all her life, professor ng foods and nutrition. Really? All around. So curious din yan. Talaga sa may pagkain. May curious mind yan pag ganyan. Yes. Alam mo na, Ali, ngayong umaga nga ang ating theme, Vietnamese dishes, kasi gagayahin namin yung mga kinain namin sa Vietnam, sa Hanoi. Mm. Our second dish, Sandy, ikwento mo kay Ali. Itong dish na ito, pagdating namin sa Hanoi, hindi pa handa yung kwarto namin. Maaga kasi. So lumabas muna kami, kumain kami, nakakita kami sa iskinita, maliit na restaurant. Pero ang sarap-sarap nung pho niya. At ang pronunciation nga daw nila is pho. Akala ng mga Pinoy, pho. Kasi diba? Ang spelling niya, P-H-O. But it's pronounced pho. Do-re-mi-sol, do-re-mi-fa. Mali pa eh! Ito talaga! Do-re-mi-sol! Mukhang lang sa pain na ito. Sa do-re-mi-fa. Do-re-mi-fa. Oh, teka pa na. Hindi, teka muna. Di ba nakita mo yung feature kaya si Barack Obama? Punta siya sa akin. Hole in the wall na... 2000. Fa 2000. Yung pangalan ng resto. Yes. Hole in... Doon masarap kumain. Yes. May mga hole in the wall. Okay. Ito na ingredients ng ating fa. Are you ready for this? Maghanda na ng 2 kilong kalitiran. Maraming tubig. Sibuyas na buo at hiwa.
brown sugar, patis, peppercorns, siling haba, wansoy, toge, Thai basil, mint, lemon, at sriracha. Sinimulan natin kanina ang tatlong oras na pag-roast ng buto ng baka na pinahira ng mantika. Nang matatapos na ito sa oven, niluto na rin natin ang rice noodles. Ngayon naman, lipat tayo sa ating spices. You talk about herbs and spices. Tinutusta muna natin. So meron tayong coriander, cardamom, at saka anise and cloves and cinnamon stick. Ayan. Diba? Yan ang nilalagay natin. Tusta parang mo. Try to. Walang oil, ha? Walang oil. Walang oil. Okay. Sige. At yung fire is medium o high? Eh, lagay mong high para lumabas yung amoy niya. What we're doing is parang pinalalabas natin yung mga aroma. Mm. Yung oils. Mga oils. Oils. Correct. Correct. Oo. Amoy mo na? Pati lumayo ka. Ha? Pati pa. Baka ikaw na amoy. Lagay mo na rito, Ali. Sige. Ayan, ililipat na. So, sandali lang yan. Siguro less than 5 minutes. Yes, no? Yes. Ito-toast mo lang talaga ng konti. Now, ang gagawin natin, original ito, iniihaw ito sa uling. Pero ang gagawin natin, i-dry toast natin in the same pan, sibuyas. Ah! Parang lalagyan natin ng char. Para walang rin, mantika, ha? Okay. At saka naiwan na yung konting lasa ng mga spices na yan dito. So, lalagyan so, natin ng tosta ng konti ito. Oo. Yung mga ginger natin. Ginger lahat at yan, saka yung sibuyas. Lahat yan magiging lasa ng ating sabaw. So, Sans, importante dapat puting sibuyas. Yes. Oo, yes hindi yes. Pwede kasi masyadong matapang yung pulang sibuyas. Ayan na, nakita mo na. Konti pa, konti pa. Ano to, Sandy? Kailangan palambutin, hindi naman. Hindi. Ang kinukuha lang natin dito yung amoy eh. Oo, ayan, naamoy ko na yung sibuyas. And that flavor of, alam mo yung minsan appealing yung sunog taste? A little bit of the sunog taste. Char flavor. Tinagdaan ako. Oo nga. O, balikan natin to pagka medyo charred is the word. Ayan nga, charred. That's what I said, charred. Kanina pa namin sinasabi, charred. Hindi ako nakikinig kasi. Oo nga, nating attention. Intimidate yung dalawa. So, we put it here na? Yes, aha. Aha. Ayan. Yeah. Alam mo, itong pho, hindi mo akalain mo pagkainin mo. Ang simple kasi noodle soup lang. Pero yung paggawa niya, mabusisi, matrabaho. Oh. Yung may uling pa ka, di ba sabi ko siya? Oo. Oh. Ang gagawin natin yung ating kalitiran naman. Kalitiran, beef. May taba-taba siya, eh, no? Yeah. Marabot ang kalitiran, eh, yes. No? Masarap yung panglilaga. Ayun! So ito, ibang brown lang natin. Ganun din para mas malasa. Layo ng dalawang babae. Talsik. Very helpful yung very helpful yung dalawa, no? Oh, ito na si Captain America. Ba't binibigay mo sa akin? Ikaw magtake. Di ba? Kaya. I was thinking kapag sabaw, hindi binabrown, parang nga lumasa yung juices, yung flavor ng meat doon sa broth. Tama. Kaya ito binunaw. Yeah, yeah. So, saying nga, hindi niya akalain na kailangan na pag-brown. Ah, hindi. Pagka-brinaw mo, mas lalabas pa nga yung lasa. Ah. Kasi may mga sugars lalabas din. Eh. Okay. Diba? Okay, balikan natin to. Okay. Okay. So, medyo na-brown na natin. Ang gagawin natin dito is, itatabi muna natin ito. Okay. Tapos, pakukuluan na natin tong ating, yung sabaw. Gagawa na tayo ng broth. Ng broth, okay. Yung broth. Wow, ligat pala dito. Diba sa Vietnam, Sandy, sabi nila ilang oras daw nila ginagawa yung broth, pinapakuluan. Diba parang overnight or ilang hours? So matagal. Tuloy-tuloy yun. Yeah. Oh. So ito na yung kaninang linagay natin sa oven, parang chinardan natin. Ito na yung dinidevelop na natin yung mga flavors niya. Tapos lagay na natin ginger at saka yung onions natin. Ah, the char! Sagyan na natin itong ating mga spices. Wala bang difference yon kung kunwari boiling na yung tubig before i-add mo lahat? Or yung ganyan na alam mo, room that's temp? A good question. Pag-stock, dapat start from cold water. It has to be cold when you boil the water. You cannot use boiled water, then you put the meat. Because you preempt the cooking. Ang sabi kasi nung iba, mas maganda daw talaga kung cold yung tubig o yung sabaw, bago mo ilagay yung mga yung ingredients na ganito para yung collagen lumabas. Otherwise, kung mainit, baka magseal yung collagen, hindi siya lumabas. Correct. So, dapat... Very interesting.
Papalambot din pa natin. The science of cooking. Yeah. Yeah. You know, it's nice to discuss. Kasi habang dinidiscuss mo, parang, ano. Now you realize, no? Kaya pala ganun yung step na yon. Yes, kasi meron siyang, ano talaga, katwiran. Ayun, ito na. So, pati na rin si, ano, brown beef ilalagay na. Pati kasi ito, eh. Ito kalitiran, so palalambutin natin ito, di ba? Saj, kung gusto natin i-fast forward, pwede bang gamitin na lang ang, ano, pressure cooker? Actually, when it comes to fa, I'm sure pwede. No? Balikan natin ito. So, papakuluan natin ito. Yes. Alam mo, kailangan meron mag-invento ng TV na naaamoy mo yung ano, no? Naaamoy mo yung nilulungo. Ang sarap. You can smell the cinnamon, eh, no? Yes. And the star anise. The cardamom. The anise and the cloves. I don't know the smell of cardamom, all of the spices. Oo, mas nangingibabo sa akin yung cinnamon stick. Okay, ganito gawin natin. Tikman niyo muna ito dahil walang lasa ito, eh. Ah, wala. Maski na may tapos, mga spices. Tapos, hindi mo sabihin mamaya, titikman ulit namin. Para makita ninyo. Oh. Ang difference. Okay. O, lagyan na natin itong ating whole peppercorn. Wala nga. Pero may ano, may aroma. Amoy. May aroma. May aroma, pero wala pa masyadong lasa. Oo, sarap. Sugar. Ito, kung mapapansin mo pa, pag tinikman mo ng mabuti, may konting-konting kabis. Di ba usually parang ano yun, cooking secret? Alin? Sugar. May lalagyan mo ng konting sugar. Pang-neutralize diba? Nung acidity. Diba? Okay, now. Oh. Ito, ang timpla talaga ng, actually, a lot of Asian dishes is patis, eh. Patis, correct. Fish sauce. Yan yung pang-umami niya, di ba? Yung umami niya. Yan, okay. Napagawin natin. Okay? Di ba? Nasaan yung mga kutsara ninyo? Ito. Pati. May bago ba? Magdo-double dip ba ito? Hindi. Ganito ayan, to. Okay. Save water! And dish detergent. Oo. Yeah. Oh. Lasa na. Better. Yeah. Oh, better may lasa na. Okay, so ang gawin natin. Nalalasahan ko na. Tuloy natin pagpakulo. Oo. Mag-assemble na tayo. Okay. Matapos ang 4 hours, mandatory ang pag-drain at paghiwa ng malambot na baka. Pero take note, optional lang po ang pagpalit ng kaldero. Okay, Sandy, okay. Ito na. Assembly tayo. Assembly. Okay. Oh, inaamoy niya. Inaamoy niya, di ba? Oh. Ang lakas ng amoy, ang sarap ng amoy. Okay, malinis kamay ko, ha? Mm-mm. Hindi, gamitin na natin ito. Sige. Punti lang, punti lang. Para giant chopsticks. Ayan na. So, sa ilalim yung rice noodles. Actually, yung iba, ginagawa dito, yung beef, binablanch. Pero binablanch. Ang gagawin ko is this. I'll show you what I'll do, ha? Okay. Tapos sibuyas, lagyan natin po. Sibuyas. White onions. Ayan, lagyan natin ang konting sili. So, ang gagawin ko dito, iiwan ko sa dito for mga, siguro mga 1 minute. Okay. Because? Ang gagawin ko, iniinit ka. Alam, isa sa mga nagpapalamig ng sabaw kasi, yung lamig ng noodles at saka lamig ng lalagyan. Yes. Yeah. So, pag mainit na ito, ibabalik ko yung bro. Tapos ibabalik ko ulit. Wow! So, ganun ang ginagawa nila, eh. Diba? Parang hot plate, no? Yes. Pero ito, hot bowl. Wak mo na, oh. Oh, mainit na, oh. Mainit na, oo. Oh, diba? Mainit na, okay. Ibabalik natin ulit. Para talagang piping hot yung correct, broth mo correct, yeah. When you serve it. That's a good tip. Oh. Not just for the fa, do, re, mi, fa, sol. Pakuluan na natin ito. So, papakulo natin ulit, tapos balik, second. Buhos na. Then, lagay na natin yung mga condiments. Then, pwede na natin tikman. Tikman. Ayan. Okay, so ito na. Gaya ng fried spring rolls, sulit na sulit rin ang pag-extra effort nyo sa pag-iinit ng bowl dito. Dahil sigurado magdaragdag ito ng sarap sa inyong homemade beef pho. Ta-da! Ayan, o, di ba? Ang ganda ng plating! Ayan, ang beef pho! Alam mo itong pho na ito, bago ko kumain ng pho, ang ginagawa ko, chopsticks, noodles, tapos nilalagyan ko ng hoisin. Hoisin. Okay. At saka sriracha. Sriracha. Okay. Tapos tabaw. Kakainin natin lahat-lahat yan. Yeah! Mamaya! Oo. It's the best part. Pero yung third recipe natin, ito very famous naman na sandwich ng Vietnamese. Oh. Yung banh mi. Yes. Sa pagbabalik ng Lutong Dasa, magluluto kami ng banh mi kasama si Miss Alisaro! It's gonna be a lovely morning talaga sa mga darating na araw. Abangan! Mula sa showbiz,
tumawid siya sa politika. Ngayon siya ang incumbent councilor ng 5th District dito sa Quezon City. Councilor Aiko Melendez. Akala nila ang politika is bread and butter. Hindi. Kasi kaya ka nga papasok ng public service. Kasi nga service to the people. Pero ang nagiging ano sa kanila, parang, oh, ikikita-kita tayo. Mali, mali. Ngayong Miyerkules, alas 10:30 ng gabi, dito lang sa Net 25. Puro yabang itong ating mga taga-usig, lalong-lalo na dyan sa DOJ. Nauuna yung panghuhusga, nauuna yung pangahatol kahit wala pang preliminary investigation. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net 25. Dear Bossing, Polling, and Tally, ako po si Bo. Pag-inom mo na lang ako sa module ko, ikaw na lang sa module. Lakasan mo pa, please! Number 3! May naisip ako eh. Gusto kong mag-apply ng trabaho. Pero ayokong magtrabaho. Teka, nasa ba yung ano at mapunta ka na? Teka lang, it's ka lang. Hindi, kikil ako eh, kikil! Love, Boss Leng, and Tali. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang, sa Net 25. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together sa Net 25. We're back, okay, with yes. Our third recipe. Bami. Bami. Bami naman, parang ano yun, Vietnamese sandwich na influenced by the French. Ang French colony nila yung Vietnam eh. Correct. Now, the French baguette. Yes. Now, dati kasi, tumira ako sa Paris eh. Now, dun sa Vietnam town doon, meron talagang haba nung pila, tsaka mga Francis na kapila. Mm-hmm. Tatlong babae, yun lang ginagawa nila. Talagaan nila. So sa akin, sa, ang sarap naman talaga. So parang mm-hmm. Vietnamese sandwich yan? It's a Vietnamese sandwich na inspired talagang... Inspired by the French. Because of the baguette, no? Because of the French. Yung bread nila, instead of using flour, gumagamit sila rice flour. Rice flour! Na malutong na malutong, pag ginagat mo talaga nahuhulog sa yung crusty, drum. Crusty, flaky, ganyan. I didn't know na rice flour ang ginagamit flour, for the banh mi. Yeah. Now, ako, ang ginawa ko naman, para magawa natin dito, kasi hindi naman ganun kadali. Nakakahanap pa ng Vietnamese bread, eh. Like this one, no? Yung Vietnamese baguette. Kung hindi mo mahanap ito, gumamit ka na lang ng hotdog bread. Hotdog bread? Hotdog bread. Or the regular baguette. Kasi the baguette mas ano eh, mas available correct. Na ngayon sa mga grocery. Yeah. Yes. Pero iba pa rin yun. Pero still, pwede. Pwede yun. Yes. Now, ito ingredients ng ating bami. Pumili ng masarap na crusty bread dahil kailangan nitong bagayan ang matinding flavor combination ng liver spread, mayonnaise, achara, pipino, siling haba, wansoy, liquid seasoning, at ang secret ingredient ni Sandy, ang adobong manok. Okay, ang ginawa ko dito kasi imbis ng pork, ang gagawin natin puro chicken. So ginawa ko leftover chicken adobo. For sure, lahat ng mga Filipino household may mga chicken adobo. May leftover ka na lechon manok. Lechon manok. O bibili ka na lang ng lechon manok. Alam mo diba? Kasi ito, maraming sauce ito eh. So talagang mape-flavor siya. Pa't gusto mo gisa ito? Ikaw, Ali. Gisa. Adobo. Gigisa? Yeah. Nakaon na ba ito? Yeah, tapos ano, lalagyan? Walang oil? Dry toast, no oil. So, mas papatuyo pa natin yung chicken natin yung mga adobo. Oil. So, how is this, Sandy? We will hanggang maging tosta, yung parang yeah, adobo yan, flake? Yeah. Ay, hindi naman. Okay na, kasi like I say, maraming ingredients ito na maging malasa yung ating. Sabi mo na, Ali. Oh, and then, babalik ko? Hindi, lagay hindi, mo na dito. So, pasok mo naman yung isang kawali niya. Ngayon, ang gagawin natin, mag-a-assemble tayo, okay? Itong okay. Na natin to. And then ito, ano to eh, widow eh, no? It could be whatever you have in your pantry. Could it be like that? Yeah, why can not? You say that? Why improvise. Not? Yeah. No? What do you think? Yeah, you can put it here. What do you think? Use your imagination! Yeah. Yan ang sagot para natin yan. Ako, kaya ako sinasabi yan. Pag may nagtanong sa akin, pwede ba to, chef? Then sabi ko, what do you think? Kasi gusto ko mag-imagine sila. Yeah. Diba? So ito sa itong side na ganito muna. Actually pwede mo i-toast eh. I-toast. So pwede sa toaster pwede, oven pwede, o dito pwede, na lang pwede, sa frying pwede, pan. Yeah, yeah. If you're going or to feed a lot of people oven na, oven no, na sabay, para sabay-sabay. Yeah. So ang unang-una natin gagawin, sige, kaya na nga mag-assemble dito, Pati. Oh. Okay, pahingi pahiran ako ng plato. Pahiran nyo ng mayonnaise muna. Okay, so lagyan ko ng mayonnaise. And then? Both sides. Alam mo yung mayonnaise, di ba nilalagay nila sa tinapa yan? Bukod dun sa lasa, yung mayonnaise, parang protective shield yan so that hindi mag-drip yung mga
ingredients sa tinapay. So it seals the bread. Yeah. It's a shield. Yeah, it's a shield. One more spoon, please. Pate. So in Vietnam, pate. They use liver pate talaga. Yes, they do. So ito, kung bilang wala kang liver, if you have liver pate, then use liver pate. If not, liver spread dito. Yeah, pwede okay. na yan. In fact, di ba, Sandy, kung saan natin kinain yung banh mi, binibenta rin nila yung liver spread. Correct. So, yeah. Di ba, nasa plastic containers? Yes, yes. Ah, see. Damihan mo na ito naman parang eh kasi sabi ni I don't want it to be overwhelming na masyadong magkukontra na lahat. Okay. I make chicken liver pate. Yes. Dalan yes. kita. Yes. I make Ayan. That very well. If I may say so. Okay. Another spoon, please. Now, ang nilalagay nila kasi sa bami, nilalagyan nila ng pickled radish yes. and carrots. Uh-uh. Sabi ko na lang, achara. Achara, panini pork. So very ano na to, very native medyo na. Medyo yan. Uh-oh, so Pinoy ito hindi ban mi, ban mo. Ban mo to, ban mo. Kasi... So yung sourness, sweetness naman ang inahabol mo dyan eh. Grabe, then, so meron kang salty, meron kang sweet. Sweet, meron kang sour. Yeah, creamy. Yung pepino ito, naman. Ito yung pepino. Pat, gusto ko ito pepino. Texture naman. Texture naman siya. Ito, di ba? Yeah. Okay, here, Sanj. Tapos lagyan mo ng mga 3 pieces lang yan. Ano yung may sili? Wow! Oo, mahilingi sa aking kamay. Itong gusto ko. Wansoy, lagyan mo ng wansoy. I love cilantro. Ako rin. Yan, tama na yan. Now, ito ngayon. Ano this yan? Is seasoning liquid. O saan naman galing yan? Wala. Sa grocery. Liquid seasoning lang yan. Lalagay mo sa spray. Para social. Para hindi masyado. Naamoy mo, Naamoy. Naamoy ko na. Tapos, lalagay ito di ba para sa pabango? Bakit? Sans, para saan itong liquid seasoning? Panlasa yan. Panlasa. Panlasa niyan. Okay, okay, tapos takpan mo na yan. Yan na yun. Pwede itong initin ulit kung gusto mo, di ba? Pero yun it's ready. This is it already. Yeah. Isa sa mga pinaka-paboritong sandwiches ko talaga to. At gusto ko rin ma-experience nyo ang kakaibang kilig na hatid ng Bami. Sana masubukan nyo ito sa inyong mga kusina. Ta-da! Di ba si Ali nakikita da na rin? Okay. Ito na yung ating Bami sandwiches. Chicken adobo. Tigi-isa tayo. No sharing. Yeah. Pero masarap, no? Masarap. Oo. Natikman ko kanina eh. Sobrang sarap. Sa local. Imagination mo lang, makikita mo na yun. Parang correct. Oo, oh, pwede, okay, di ba? Hindi mo akalain na yung achara, pwede pala ilagay sa sandwich. Di ba? Hindi lang lasa eh. Pati yung combination ng texture. Yes, yes. May maluto. May maluto. Ito yung bread. Kanina nung break, ano actually? Sumimple na ako. Oo, sumimple ka na. Masarap. Sila. Masarap. Oh, kailangan kang mag-tis-tis. Pero yung cooking show nyo ba, kapag kunwari, pag hindi masarap, pwedeng sabihin, hindi masarap. Kulang sa ala. Hindi. Alam mo kung bakit ako nagde-develop nung day. Hindi naman sa... Kasi kung hindi papasa, hindi ko ilalagay. Correct. Kasi yung pangalan mo naka-ano doon, di ba? Yes. But it's really good, ano. At saka gusto ko na in-adapt mo talaga sa readily available ingredients. Correct, correct. Para hindi kayo ma-intimidate na gawin. Local ingredients, readily available. So ito, hintayin natin dahil may isa pa tayong lulutuin bago tayo kumain. Ang last dish natin, tawag doon yung buncha. Buncha. Ano naman yun? Buncha naman, parang noodles ito. Tapos may iba-ibang klaseng meat toppings. Pork. Na, famous ito sa Hanoi. Hanoi, yan ang pinaka-popular dish ng Hanoi eh. Buncha. Buncha. Okay. Sige nga, abang malalaman natin yan sa pagbabalik ng Lutong Daza. Manila, this is Bruno Mars. I'll be performing at the Philippine Arena June 24th and June 25th. Go get your tickets at livenation.ph. I'll see y'all soon. Dito, ang inyong sumpong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Perwisyo ng pagsabog ng ilegal na imbaka ng paputok sa mga tao at kanilang kabuhayan sa Bukawi, Bulacan, tinutukan ng responde. Hindi po siya natural na putok eh. Parang kami ginigera. Parang nakikita ko lang yung sa pelikula eh. Hindi sa totoong buhay.
viral ngayon. Panghihipo ng delivery rider sa isang menor de edad sa pool sa CCTV. Pamilya ng biktima nagparesponde. Exclusive! Masipag at matyagang pedicab driver na may polio nerespondihan. At sa ating e-responder, grupo ng matindera sa palengke ng Divisoria, nagbibigay ayuda sa mga taong nangangailangan. Ating kilalanin! Thank you. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde, Mata ng Pamamayan. We're back! Yes. Kasama pa rin natin si Ali at gumagawa tayo ng mga Vietnamese dishes. And the last dish is... Bunchak. Bunchak. Specialty Lip... ng ano ito, Ali. Oh, bunchak. Nakakatatlong apply na ako ng lipstick, ha? Nakakakain dito. Wala na kami ginawa kundi kumain. Pangatlong ano ko na to, retouch. Oh. So, pangatlo is bunchak. Bunchak. Alam mo ba? Actually, apat na yung ginawa natin. Eh. Wala siya sa opening eh. Masarap pa kainin si Ali. Kasi mahilig kumain. Oo, oh, mahilig kumain. Marunong magaling magluto, mahilig kumain. Oh, yan. Yan ang okay. Mga gusto natin. Ito yung ingredients ng ating bunchak. Ang haba ng lista ng ingredients nito. Pero bunchak worry. Simple lang ito. Maghanda ng rice noodles, patis, toyo, asukal, shallots o maliliit na pulang sibuyas, bawang, pepper, giniling na baboy, hiwang liempo, lechugas, mint leaves, basil leaves, atsara, siling labuyo at extra bawang. Hindi kompleto ang buncha kung wala itong sauce. Kaya maghanda rin kayo ng patis, asukal, suka, tubig at lime juice. Ito, naalala ko pag sinabi yung buncha, yung kanta eh. Buncha kalakalakad, buncha kalakalakad. So ano yan? Noodle dish ulit? Noodle dish. Ayun ang kanin nila eh. Oo. Okay. Sandy, gawin mo na yung ano? Marinade. Marinades. Patis. Ito yung ititimpla natin sa baboy. Mm. Patis. Patis. Toyo. Toyo. Yum! Mm. Ano mo, ma-imagine mo na eh. Pati yung amoy iba. Diba? Oh, sugar. Sugar. May patis tsaka toyo, parehong maalat. Tapos lalagyan mo ng asukal, correct? Bampa, neutralize. Tapos sibuyas. Chopped sibuyas na pula. Pula. Or shallots. Talaga minced, ha? Minced talaga. Minced na. Kailangan para mag-blend siya. Mm-hmm. Bawang. Bawang. Yum. Okay. Tapos... Nakakalunok ko na yun. Tapos pepper. Okay. Ano to, Sanz? Ideally, overnight? Or ano? Alam mo, the longer, the better. Kasi magpe-penetrate yung flavors niya. Pero... Para makita nyo lang yung idea, eh, gagawin na at natin. At least 1 hour kalahati mo sana. Nito. Okay. Kalahati lang. Kalahati. Okay. Lalagyan natin yung ating giniling. Ah, sa giniling. Okay. So, ano yan? Doesn't matter yung kung lean yung ground pork mo. Ah, 80-20. Gusto ni Sandy, ano? Gusto mataba-taba. Yung regular. 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 Ito yung ano natin. Ito yung pati, pakihalo ito. Pakihalo. Okay. Ako naman ito, gagawin ko. Ayan na, mix yung ano giniling with the... Pero parang hindi mo naman niya i-hamburger, no, Sandy? I-hamburger. Ay, hamburger, bola-bola. Yeah. Oh, okay. Pag ganyan na yung minamasahin mo, nagbabago yung texture, no? Yes. Kaya yung iba, binabato pa nga yan. Diba? Ito, okay na ito. Okay, parang mga mini burger siya. Kung gusto mo, para hindi dumikit, maglagay ka ng bowl na may tubig. Tubig. Oo. Prito natin. Yan. Ayan. Ali, gusto mo maglaro? Not really. Parang Play-Doh. maglaro diba, lang. Diba? Anong pang mabisang pagtanggal ng mga amoy sa kamay? Alam mo, sa akin ginagawa ko, siyempre, hugas ka ng sabon at saka tubig. Oh. Tapos yung faucet na may bakal, ipahid mo doon. Actually, it's just, kahit kutsara daw eh. Oh, it's really but just like chemical reaction. Chemical reaction. May nabibili nga yung parang mukha siyang bato. Bakal. Yes, but it's diba? Bakal. Ikukuskus mo lang yun sa kamay mo. Mukhang sabon. Tanggal. Oo, kaya na, ikukuskus mo nga. Mukhang bato eh. Iba yung bato eh. Hindi, mukha talaga siyang bato. Steel na stone. Di, steel na bato. Ako naman, nag-i-explain. Yung pala, inugutan mo na naman ako. parang tingin sa akin niya, Ali, parang... Magpinsan po sila. Oo, talaga. Okay, ayan. Parang papi, prito ko naman yan. Papi, prito ka na? Akala ko yan. Makain ko sa'yo ng ilaw yan. Sige ka, you can have
either lahat ground pork or puro liempo. Or mix. Or mix nga. Itong ginagawa natin, mix. Hindi, yung part of the appeal kasi ng pagkain are variations of textures. Correct. And flavors, di ba? Yeah. So, yan na. Okay. Okay. So, iprito natin to pagka laluto. Ano yung hinahanap natin? Crispy? Crispy, yeah. Crispy ang hinahanap textures, natin. Textures. Oo. Kaya nga, so crispy. Okay. Lutuin natin to, hintayin natin to, luto. Balikan natin yan. Balikan natin. Okay. Okay. Patis, ay lagay mo yung lagay natin adhere sugar, sugar. Sa bowl na to? Yeah, sugar. Sige, okay, sugar. Okay. All of it, no? Aha. Yeah, uh-huh. Tapos vinegar. Does it matter kung anong vinegar yung ginamit mo? Dapat yung ano, no, table vinegar, hindi yung mga puting suka. Pati, but what's hindi. The best? Mas local. Talaga? Mas local. Okay. Tapos lagay natin lime juice at saka tubig. Lime juice and tubig. Ayan. Okay, all lime of that. Juice. And the halo, lime juice. Yan, halo-halo lang. Okay. Tapos yan, magiging ano na yan eh. Parang kailangan madilute yung liquid, di ba? Oo. So, gagawa madilute na yan. Yung liquid or madilute yung sugar? Madilute sugar. I'm sorry. You're madissolved yung sugar. Madissolved yung sugar. Ang sarap minsan talaga mag-abang kay Santi. Dito sa show, kailangan perfect ka. Kailangan perfect ka dito. Okay, ayan. Rice noodles. Yan! Parang ipiplate mo na, Sandy. Oo. So, ang rice noodles ba, pag binili mo, ganyan na itsura niya? Or is it... Alam mo, pagka sa Vietnam ka or sa Thailand, pag binili mo, fresh yan. May fresh noodles. Dito, dahil siyempre, ni-import, di ba? Dry siya. So, pakukuluan mo. Pakukuluan mo. Okay. So, ang follow the package instructions. Okay, go. So, I pour the... Not all naman. Not all of it. Magiging sabaw. Just enough lang. Timplahin mo yung tamang-tama na magkakalansa siya. Ito, nung kinain natin to sa Hanoi, ano eh, lunch, I remember eh, it was lunch time. Tapos may, kukunti lang yung sabaw nito halos eh. Halos hindi mo na nga matikman. So, hindi soupy. Hindi, hindi siya soupy. It is not soup, It is not soup, oo. It's parang wet noodles. Yes. Okay na yan. Tapos kung gusto mo bola-bola. Oo. Ayan. Alam mo, maganda yung ginawa nung presence ng asukal dun sa giniling sa marinade. Oo. Kasi nagka-char ng konti. Oo. Parang nasunog yung... Nag-caramelize. Oo, nag-burn yung... Oh, nag-burn yung sugar. Yung sugar. So, ano itong... Mint. Mint. Okay. You know the French, the Vietnamese, no? They use a lot of mint. Mint, yeah. Oh, the French mint, influence. Cilantro, no? Coriander. Oo. Tapos, lalagyan natin ng basil leaves. May basil pa. Thai basil yan. Yeah. How nice, no? Very refreshing. Ito yung mga masasarap kainin pag ganitong mainit yung panahon, di ba? Light. Tapos, ano, yung fresh yung flavor. Yeah. Mainit, malamig, masarap kumain. Regardless. Diba? O, regardless. Oh, may lettuce. Grabe talaga, ganyan ang ganda ng Vietnamese cuisine. Oh, marami. Fresh. Ano, gulay. Mm-hmm. Tapos, mga sidings mo, yun, may bawang ka. So, on the side na yun? Yeah, meron kang pickled papaya at saka chili. Sili. Yan na yun. Ano sa palagay niyo ang lasa ng kakaibang noodle dish na ito? Isa lang masasabi ko, ang buncha ay isa sa mga una kong babalikan sa susunod na bakasyon ko sa Hanoi. Tada! Ayan na yung ating buncha! Ang laking bagay talaga ng plating, ano? Oo, presentation. Sure. Talagang gaganap. Feast your eyes. Look at that, the colors. Yes, nice, diba? Yung sauce na ilagay na natin dun sa noodles. Flavor na yung noodles, kumbaga naging fried rice na siya. Parang fried rice. And I see yung sidings natin, nandito na rin sa ano, yes. Sa plate na. Yung halo-halo na yan. Oo, correct. Okay, so ito beautiful. Na. Ito na yung huling dish, kaya pwede na tayong kumain. Yes. Sa pagbabalik po ng Lutong Daza, kakain na kami kasama si Miss Ali Soto. Huwag nyo kaming iiwanan! Ano nga ba ang kasalukuyang estado ng Philippine sports? Nasaan tayo pagdating sa sports? Other countries, naku! Mm-hmm. I compare it to the Philippines, we are backward. Pero sa regional scale, nakikita natin na may laban. Sa gymnastics, kompleto naman ba ang suporta sa inyo? We have to advance. ang hirap-hirap. Pero sa kabila ng naiuwi nilang medalya at pride sa bansa, nakukuha ba ng ating mga atleta ang tamang suporta? Mag-reality check time. Panalo tayo pag together, walang talo pag together, let's get together, sa Net 25.
Kung ikaw ay isang estudyante o magulang na may anak na nais makakuha ng edukasyon sa ibang bansa, this episode is for you. In our latest edition, we will explore the possibilities of studying abroad, how to get to prestigious universities, and discuss the advantages of pursuing higher education overseas. To give us the course on studying abroad and running a visa services company, Mr. Ryan Santamaria Everest, founder and CEO of Las Islas Filipinas Education Services, join us as his company from Melbourne to different parts of the Philippines is now open for business. It's an investment for yourself and your family. Everyone needs to update their skills, their knowledge. Open for Business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. May Vietnamese version tayo ng ating lumpia. May malasang beef noodle soup na bagay sa tagulan. May kakaibang sandwich na pwedeng baunin sa school o sa opisina. At may buncha na laglaban sa ating pansit. Panalo talaga ang mga Vietnamese recipes dahil madaling hanapin ang mga ingredients dito sa atin. Kakaibang flavor combinations nito at pinaka-importante, kayang kainin niyo lutuin ito sa bahay. Kung interesado kayo dito at sa iba pang lutong Daza recipes, at kung nais niyo makakuha ng updates mula sa amin, follow us on Instagram at Lutong Daza. Gusto rin namin malaman kung may special requests kayo ng mga putahe at lulutuin natin yan. And we're back! Kasama na natin si Ali. This is the best part of the program. Yes. Kakain na kami. Yes! Oo. Apat ang linuto natin Vietnamese dishes. Yung unang-una, yung... Huwag na masyado mga bad-lib. Ayaw mo na mag-adlib. Kaya alam, ito muna. Dito muna. Ito yung muna na linuto natin. Yung beef pa, kung malambot. Oo. Ito, yung beef pa, nasabi nga natin, grabe yung pagpakulo nito para lumambot at saka para makuha yung katas ng karne. Diba yung beef broth? Wala akong beef! Wala kang beef? Wala akong beef! Ayan, bigyan ko. Ayun! Nagtipid kami sa beef! Kung gusto mo na maanghang-hang, lagyan mo pa ng konting sili ayan. Or sriracha. Pagkain ng ano? Ano? Kumuha ng gimmick mo na hoisin at saka sriracha. Ako gusto ko lang as is na. Hoisin muna. Okay. Tapos, lagyan mo ng konting sriracha. Ayan, sarap. Tapos, ilagay mo yung chopsticks noodles, tapos yan, lubog mo sa sabaw. Sige nga. Yeah. Ako, hindi ko na linalagyan ng sauce. Gusto ko talaga siya. As ano, is? As is. Kasi the broth is so flavorful na. Si Sandy, ngayon lang, itong episode na to, yung airtime niya, kung 1 hour ang show, siguro mga 5 minutes mo lang maririnig combined. Kasi nga, denominate namin ni Annie. Yun nga eh, alpha female. Kasi siya, beta male. Beta male. Oo. Insecure male. Hindi. Pero masaya nung nag-guest si Sandy, di ba, sa ASPN. Kasi marami tayong natutunan rin pagdating sa pagkain, sa cooking. Mm-hmm. Ay, ito, ang sarap. Okay. Wow. Ito, ang beef. How do you like it, Ali? It's very good. Oh, di ba? Mm. So, it's something na very ano comforting ito pag umuulan. Yes, pag maulan. Hoisin ano? Hoisin or sriracha. Masarap. Good. Mas partial ka ba sa spicy? I like spicy. You like spicy. Okay. Galing. Ito yung ano, the Vietnamese very famous for their Vietnamese curry. Parang kumbaga ito yung lumpiang sahin natin eh. You know what I learned about chopsticks? When you're serving, you don't use the end that you put in your mouth. Yeah. Di ba correct. So parang ito yung magiging serving spoon mo, the other end. Oh. Yan. See? Ito, serving talaga siya. Hindi ko ito ilalagay sa mouth. O, dinagkagalawa na ako, di ba? And then ito yung dipping sauce natin. So try it. This one, ah. Yes, I put already there sa ano mo. And ito, you can eat it as is. Favorite ko to. Ibabalot mo sa lechugas. Actually, ito! Deny ko muna siya. Without the sauce. Okay siya. Okay. Ako gusto ko mas sauce. You can stand on its own. Tapos lagyan mo ng, yung pati sauce mo, lagyan mo ng isang pirasong sili. Mm-hmm. Yung labuyo. Mm. So ganyan, di ba? That's what you mean, di ba? Yes. Pwede mo gawing parang lettuce wrap. Mm-hmm. Sarap. Malutong ito pag masarap. Pag bagong luto, tapos pahingayin mo lang ng konti, malutong na malutong. Tsaka Pinoy, pagkain ito ng Pinoy, kanin ang kasabay eh. Pero sa Vietnam, rice noodles.
Harap, no? Yeah. Okay, next. Bami. O, oh, damputin nyo na yung bami nyo. Bami. May hasan din. Kanya-kanya, ha? O, sige. Thank you. Ating kapatid, ha? Ating pinsan, ha? Oh, that's good, man. Very good. Yung banmi. Actually, ako natikman ko na eh. Sumimple na ako kanina eh. Habang niluluto. So good. Textures, yung burst of flavors, kakaiba. Kahit yung gawin sa bahay. Konting ano lang, patay na nabibili, di ba? Liver spread. Atsara, lagi yung halos lahat ng mga bahay sa Pilipinas, may atsara. Kasi pampagana yan. Tapos yung adobo na natira, di ba? Itutos na mo lang ulit. For pork adobo, itong hihimay mo para sa ano mo, laman, para sa iyong banh mi. Tara! Alam mo gusto kong gawin ninyo? So, may nakita kayo nagbebenta ng banh mi, na Vietnamese banh mi around, tikman nyo rin para makakompare kayo. Hindi naman layo to. Si Ali, first time ni Ali daw tumikim ng banh mi. First time! Ako gusto ko yun. Yung first time nagpapatiyo. Ano ka nga? Silent movie. Silent movie lang. Oo. Game next. Ito masarap ito pang merienda. Di ba yung baon? Pang-baon. Pang-baon. This is a great baon idea. Saka pang ano, mga picnic. Di ba? Anytime. Quick fix. And the last, ito yung ating buncha. Paano ba to? A little of everything, di ba? Na parang pansit yan. Sa plato lang yan. So ano kaya, pwede kang mag, ano eh, gagawa ka ng perfect bite. Yes. Di ba, no? Oh, that's a perfect description. Kinocompose mo yung perfect bite mo, di ba? Perfect bite. What a nice description. Ito. Di ba? Oo, para yung medley ng flavors. Perfect din, di ba? Masarap nito yung noodles. Just the noodles alone, malasa na eh. Sarap. Ayan na ang ating... Ano makasalita po? Actually, Sanj, yung pork dito, yung bola-bola at saka yung liyempo, pag may tira ka niyan, pwede mong gawing banh mi sandwich. Oh! Ilagay mo. Mati, great idea. Yeah, actually, masarap siya. Na-visualize, na-imagine ko na. I used my imagination, Sandy. Good. And I think it will make a good sandwich, yung banh mi. Nagutom ko, munti kong gamitin pork. How is it, Annie? Good. Masarap yung noodles, no? Malasa na siya. Kasi nga, good. Sa dipping sauce. Dahil mahilig ka magluto, dito sa mga linuto natin, ano kaya mong gawin? Oo, gusto mo. All of it. All of it. Pero, which one would you say is your favorite dito sa mga natikman mo? Ako, I'm partial to the spring rolls. Ikaw, ba't yun gusto mo? I like, actually, the banh mi and the spring rolls. And then, I like the meat of the buncha. Oo. Diba? Ako sa akin, nag-iibabaw yung ano, kami. Nagulat ako doon. Kaya nga. At saka itong pho, masarap yung sabaw. Yeah. Well, anyway, so, Ali. You don't need to go to Hanoi, ha? Oh. Yeah. Nalulungkot ako dahil tapos na yung show. Talaga? I really like that. I had a great time. Kasi neighbors kayo, marami kayong things in common. Correct. Aside from food. Yeah. Diba? Ito kasama ko siya Monday to Friday. Kaya nagtatawanan na lang kami. Kasi ang buhay, huwag masyadong seryosohin. Correct. Diba? Kailangan ano lang, chill. Diba? Marami na tayong problema. Kain na lang tayo. Pampasaya. Ang buhay ay hindi pahabaan. Pasarapan. Tama yun. Tama yun, diba? Oo. Parang life enjoy is, life. Life is like a rock, very hard. Life is like a roll of toilet paper. The closer you got to the end, the faster it rolls. Oh. Okay, Ali, ito na. Kailangan na natin magpaalam. Oh. Dahil isang oras na tayong kumakain. Otherwise, pang limang beses ko na magli-lipstick. Oh, pero bago ka bago tayo magbabay, gusto ka namin bigyan itong bagong cookbook, revised. And ano to eh, di ba? In-update ni Nina. Kapatid ni Sandy, pinsan namin, yung legendary cookbook ni Tita Nora. Ito yung ano, common na fixture dito sa mga kusina. Alam mo, truth to tell, this is going to be my third
Third. Oh, let's cook with Nora. Okay, really? This is the updated. Picture ko yung ganito ko sa bag. Eh, but it was smaller. Smaller. This is bigger, no? Correct. Bigger na to. Yes. At saka ito, inano ni Nina, in-enhance niya. Sinama na niya yung mga herbs kasi dati wala naman mga basil. Wala. Yeah, yeah. So ngayon, dinagdag niya para at least maging mas masarap pa yung recipe. Ang ganda. Same recipe. And also, ito rin, mayroon kaming bagong pakulo. Sa mga viewers namin na nanonood, pwede kayong makakuha ng recipe niya, cookbook ng aking Tita Nora. All you have to do is follow us sa YouTube channel ng Net25. I-comment nyo lang doon ha, sa YouTube or sa social media kung ano yung mga favorite recipes nyo na pinanood or kung meron kayong request na gusto nyong lutuin namin ni Sandy. At pipili kamayan ng winner ng, para makakuha nitong cookbook na ito. So Ali, thank you very much. Thank you so much for having me. Maski I had so much fun. Maski na you gained 3 pounds today. At nabusan ng lipstick mo. At naubos yung lipstick ko. Sa kakaritas niya. See you next week sa Lutong Dasa. Samahan nyo kami kasi dapat eat well all the time. Yeah. See you! Bye! Bye.